DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi kalupitan ang doktrina ng Islam. Pinalaki ako ng nanay ko na maging mabuting tao, maging mapagmahal sa kapwa, Muslim man o Kristiyano. Anong paniniwala meron ka? Tilamsik ba ng inosenteng dugo ang maghahatid sa inyo sa langit? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag galilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Anong uri ng mga nilikha ang mga taong nagdiriwang sa pagdanak ng dugo ng mga inosenteng sibilyan? Bakit may mga individual na pumapapel na berdugo ng mga taong wala namang kasalanan? Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Tilamsik ba ng inosenteng dugo ang maghahatid sa inyo sa langit? Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Tamang-tama, maraming tao. Kailangan walang makapansin dito sa backpack na iiwan ko. Ayun, sa banda roon. Mas makapalang tao doon. Ito, dito ko naiiwan itong backpack. Chechempo ako. Tapos mabilis akong tatalilis. Ito na. Mga 5 segundo. Magkakagulo rito. 1, 2, 3, 4. Takbo! Nay, pinayagan niyo ho si Charlene na magbakasyon sa hulog? Oo, Edward. Ipinagpaalam siya sa akin ni Amina, anak ni Damir. Muslim sila pero nababaitan ako sa kanilang pamilya.
At saka itong kapatid mo, nagpilit sa akin eh. Payagan ko raw siya at ililibre naman daw siya ni Amina ng pamasahe. Naihulo yun. Ha? Magulo dun. Sundalo, kaya alam ko yun. Ay naku, huwag ka mag-alala. Hindi pa babayaan ni Amina ang kapatid mo. Isa pa, dun daw naman sila sa bayan. Ang alam ko, yung mga parting bulbundukin lang naman sa Mindanao ang magulo, anak. Lalim! Ay! Lalim! Nakabuksan mo kahit yung pinto! Boses niya Alimbasyang yun. Bakit kaya? Lalim! Bakit parang nagmamadali ang matandang yan? Alimbasyang, sandali lang po! Lalim! Oh. Naku! Nanood ba kayo ng balita sa TV? Hindi ho. Bakit ho ba? May nangyaring pagsabog sa isang tiyanggi sa hulo. Oh. Marami daw yung namatay. Oh, Diyos ko. Inaalam pa raw ng mga sundalo kung suicide bomber ba yung nagpasabog ng sarili o kung may nag-iwan ng bomba doon sa gitna ng maraming tao. Ako narunungan akong dalaga. Ay, alam ko. Kaya nga ako dapat ako din eh. Kalimbasyan. Bakit doon natataranta kayo? Ano nangyari? Edward, may nangyari raw pambubomba sa hulo. Naroon ang kapatid mo! Yan nga ba sinasabi ko sa inyo eh. Nangyari na ang kinatatakutan ko. Nangyari na, inay. Huwag mo na akong sisihin, anak. Kung hindi nyo pinayagan si Charlene na sumama kay Amina, hindi sana tayo nag-aalala ng ganito. Ang kapatid mo naman ang mapilit. Magkaibigan sila ni Amina. Ang sinasabi ko nga sa iyo kahit ang paloleng. Eh bakit ba naman hinayaan mo makipagkaibigan ng anak mo sa Amina na yan? Alam mo ha, kahit kailan. Hindi ako nagtiwala dyan sa Muslim. Edward, magbukas ka ng TV. Baka may balita tungkol sa pagsabog. Baka makabalita tayo kahit paano tungkol sa kapatid mo. Naku, mamamatay ako pag may masamang nangyari sa bunso kong anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Inaasahan ko na pupunta ka dito sa bahay namin, Aninuli. Bakit? Umiiyak ka yata, Damir. Alam mo na ba ang balita? Alam ko na. Tinawagan ako na isa naming kamag-anak sa hulo. Sorry. Sorry talaga. Hindi namin gusto ang nangyari. Pati ang kaisa-isa kong anak namatay. Ibig pala sabihin na damay nga si Amina at ang anak ko si Charlene. Oo. Nadamay sila. Pero maswerte pa rin ang inyong anak. Hindi siya namatay. Ang anak ko, isa sa mga namatay. Anong nangyari kay Charlene? Anong nangyari sa anak ko? Damir, magsalita ka! Magsalita ka! Nasa ospital lang inyong anak. Pero ang anak ko, namatay siya. Gusto ko umuwi sa hulo para makita ang bangkay ng anak ko. Pero hindi ko naaabutan. Sa aming mga Muslim, ang isang patay kailangan mailibing agad sa loob ng 24 oras. Pero si Charlene, nasan siya? Nasan ang anak ko, Damir? Huwag sana kayong mabibigla. Buhay ang anak ko, hindi ba? Buhay siya, buhay siya, buhay ang anak ko! Oo, buhay si Charlene. Pero nasa ospital siya. Malubaba ang sugat ng anak ko. Ikinalulungkot kong sabihin sa inyo. Naputulan daw ng isang paang inyong anak. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Ano na mangyayari sa buhay ng anak ko? Hindi totoo, naputulan siya ng paa. Hayop talaga kayo! Hayop kayo! Hindi ko dapat pinayagan sumama sa anak mo ang anak ko! Barbaro kayong lahat! Barbaro kayo! Ah!
Nakiusap ako sa commanding officer ko na isang general. Sabi ko baka pwedeng ma-airlift ka pa uwi ng Manila. Pinagbigyan niya ako. Nag-request siyang masundo ka ng military chopper. Kumusta si inay? Iyak nang iyak. Nag-alala nga ako eh. Baka atakihin siya nang matanggap niya balita. Lakas naman kasi ng loob mo eh. Bakit sumama ka sa kaibigan mo sa ulo? Sabi niya, nasa city naman sila. Tahimik daw sa city. Pero tingnan mo nangyari. Nagkataon lang. Nanalon ako sa maling oras. Maling lugar. Ang daming lugar na pwede mong pagbakasyonan. Bakit sa ulo pa? May mga kaibigan ka naman sa ibang probinsya. Sa Bulacan, Bataan, Batangas. Ang daming ibang lugar. Huwag mo na akong sisihin, kuya. Nahawa lang ako sa'yo, Charlene. Ang ganda-ganda mo. Tapos hayang ka. Putol ang isang paa. Ayra, ano ba? Bilisan mong pag-iimpake. Kailangan makaalis agad tayo rito. Oo, ito nga, patapos na. Naalala ko lang dalhin yung natirang unique toothpaste kaya kinuha ko sa kusina. Sayang din. Bakit ba tayo aalis dito, Adol? Basta, huwag ka nang magtanong. Magdapat ka nga sa akin. May kinalaman ka ba sa nangyaring pagpapasabog sa Tiangge malapit sa plaza? Ano ba yung bibig mo? Pag-alis natin dito sa Hulo, saan tayo titira? Saan na naman tayo mapapadpad? Mainit ang military. Kailangan daw lumipat muna tayo. Sa malayo. O saan yung malayo? Sa Maynila. Doon muna tayo. Habang mainit ang militar. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Yawaleg, mabuti na lang sundalo yung isang anak mo. Madali siyang nakahingi ng tulong sa kanyang commanding officer na mailipat din sa Maynila, si Charlene. Oo nga ho, alimba siyang. Tinalo ko yung anak mo nakausap na kami. Akawa si Charlene, kaganda-gandang bata, pero putol yung isang paa. Oo nga ho. Ngayon ako nagsisisi na pinayagan ko siyang sumama sa anak ni Damir. Ay, oo ka. Saka kung ako ikaw ay, hindi na ako makikipagkaibigan sa Damir na yon. Yung mga Muslima, iba talaga ugali ng mga yan. Hindi mo ba napapansin? Dini sa Pilipinas, kahit saan lugar na mayroong mga Muslim, nagiging magulo. Tama kayo. Sa nangyari sa anak ko, isang mapait na aral ang aking natutunan. Tayong mga Kristiyano, hindi tayo dapat nagtitiwala sa mga yon. Dapat sa kanila, pinalalayas dito sa Maynila. Ira, narito na tayo sa pier sa Maynila. Basta tandaan mo, maging maingat ka sa pagsasalita. Walang dapat mahalata ang pinsan ko. Ano? Mahalatang ano? Sa mga kaanak ko sa Hulo, walang nakakaalam na kasapi ako ng... Alam mo na yun. Kahit si Manong Damir, hindi niya alam. Sino si Manong Damir? Anak ng pinsan ni Amma. Second cousin ko. Di ba?
isa ang anak niya sa mga laging biktima ng ginawa mong pag-iiwan ng bomba sa bakbak dun sa Changi. Shhh! Ang bibig mo ano ba? Pero... ganun talaga ang misyon. Kung minsan, may buhay na napapabuwis kahit hindi dapat madamay. Nasasakripisyo. Nagiging collateral damage. Hindi ko alam na andun sa Changi ang anak ng pinsan ko nung gabing yun. Ay, naku, Abdul. Ako natatakot sa ginagawa mo. Sinabi ko naman sa'yo, diba? Huwag kang matakot. Gagabayan tayo ni Allah. Edward, mabuti nakita kita. Ano kailangan mo sa akin, Mang Damir? Kasi ang nanay mo parang nagalit sa akin. Hindi lang parang galit. Galit talaga siya. Pati ako, galit. Hindi ko gustong nangyari. Ang anak ko nga namatay dun sa pagsabog sa nangyari sa bahay namin. Sa bayan namin. Hindi ba? Ang may kasalanan sa pagkamatay ng anak mo, Muslim din. Kayong mahilig gumawa ng ganyang terroristic attack, di ba? Isipin mo nga, Mang Damir. Dito sa Maynila, may ganyan bang karahasan? Wala. Kasi kaming mga Kristiyano, peace-loving people kami. Nung magkaroon ng pagsabog sa LRT, mga teroristang katulad ninyong mga Muslim ang may kagagawan. Inaamin ko maraming teroristang Muslim. Pero hindi lahat ng Muslim masasama. Katulad ko, hindi ako masama. Wala akong ginagawang illegal. Patas ako nagninegosyo dito sa Maynila. Nakikisama ako sa mga kapitbahay kong Kristiyano. Kaya nga naging kaibigan namin nang namatay kong asawa ang nanay mo. O hindi ba? Noon magkaibigan kayo ng nanay ko. Hindi nangyari, Mang Damir. Dahil kayo mga Muslim, marami sa inyo mararahas. Ang gusto nyo gulo. Kaya mula ngayon, huwag mo na akong kakausapin. Huwag mo na akong lalapitan. Kalimutan mong nagkakilala ang mga pamilya natin. Oh. Hindi ko sila masisisi. Kasalanan ito ng mga kapatid naming Muslim. Bakit nga ba maraming Muslim ang lumalaban sa gobyerno? Oh, may tumatawag sa akin. Si Abdul. Hello? Manong Damir, ako ito. Narito na kami sa pier. Oh. Kasama ko asawa ko. Paano ba pagpunta sa bahay niyo? Hintayin niyo ko dyan. Susunduin ko kayo. Hindi kaya magkaroon ng kutob si Damir na ang kanyang kukupkupin ay ang mismong taong nakapatay sa kanyang anak. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Vilma Borromeo Estillore, Olive Madrideos, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Bobby Cruz, Kent Villamor, at si Rosana Villegas sa papel na Ira. Dinapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega.
Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Tilamsik ba ng inosenteng dugo ang maghahatid sa inyo sa langit? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi kalupitan ang doktrina ng Islam. Pinalaki ako ng nanay ko na maging mabuting tao, maging mapagmahal sa kapwa, Muslim man o Kristiyano. Anong paniniwala meron ka? Tilamsik ba ng inosenteng dugo ang maghahatid sa inyo sa langit? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Tilamsik ba ng inosenteng dugo ang maghahatid sa inyo sa langit? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Manong Damir, salamat, sinundo mo kami. Meron ka palang multicab. Oh, ginagamit ko ito sa maliit na negosyo ko. Kargahan ko ng mga paninda. Saka ganito rin service ko pag meron ako lakad. Ay, isa nga pala, itong asawa mo, Muslim din ba? Ay, oo manong, Muslim din ako. Pero, Kristiyano ang nanay niya. Oh. Nagkakilala kami sa Davao. Ikaw ba manong, nag-asawa ka ba uli mula nang mamatay si Manang Fatima? Ay, hindi na. Negosyo na lang ginawa ko saka pagpapaaral sa anak ko. Kaya lang, wala na siya.
Nakikiramay kami, Manong Damir. Nabalitaan namin ang nangyari sa anak mong si Amina. Hindi ko man lang nakita ang anak ko bago inilibing. Hindi ko maisip bakit may mga kapatid tayong Muslim na nag-ahasik ng takot at kaguluhan. Bakit hindi na lang sila makipagtulungan sa gobyerno? Naku, Manong Damir. Naitatanong ko rin yan sa aking sarili. Hindi na nga sila nakatutulong. Nakakapirwisyo pa. Katulad ng pambubomba sa bayan natin, sa 16 na namatay. 12 ang Muslim. Hindi ba nila nakikita? Kapwa nila Muslim ang kanilang pinahihirapan. Sabi kasi nila, naaapiraw ang mga tulad nating Muslim. Tignan mo, ang malalawak na lupain sa bayan natin, nasa kamay ng mga Kristiyano. At tayong mga Muslim, tayo ang kanilang tauhan sa sarili nating bayan. Kasi sila ang may puhunan. Pero tingnan mo rin ang maraming Muslim dito sa Maynila. Pag nagtagal ka narito, makikita mo mga Kristiyano naman ang mga tauhan nila. Katulad ko, 3 Kristiyanong babae ang tagapagtinda ko sa pwesto ko sa Divisoria. Manong Damir, nabanggit mo na rin lang tungkol sa pagtitinda. Pwede rin kaya akong magtinda? Pwede. Sige, ituturo ko sa iyo ang mga diskarte. Sherlyn, alam ko kaya hindi matapos-tapos ang iyong pag-iyak, iniisip mo ang kalagayan. Ano pong mangyayari sa buhay ko, Nay? Isa na lang ang buko. Lakasan mo ang loob mo, anak. Nagsisisi ako na sumama ako kay Amina. Gusto ko kasi makarating sa iba't ibang lugar. Ito na pala ako. Sa totoo lang, sinisisi ko rin ang sarili ko, anak. Dapat hindi kita pinayagan. Sa isang banda, maswerte ka pa rin dahil buhay ka. Bakit ganun sila, Nay? Bakit ganun kaitim ang puti nila? Bakit wala silang awa sa inosenteng tao? Anak, tama na. Ang ginagawa nila, narinira sila ng buhay, ng pamilya. Nawawasak sila ng mga pangarap. Nakakagalit sila. Kasumpa-sumpa ang mga teroristang yan! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mga suki, bili na kayo. Kung ano hanap nyo, meron kami. Pantalon, sapatos. Bargain lang! Murang-mura! Pati medyas, stocking, brief, girdle. Lapit na! Uy! Maganda to nga. Magkano tong sapatos? 280 lang. Wala na bang bawas? Boss, mababa na yun. Wala nang tawad. Ganun ba? Pwede bang isukat? Pwede. Dito mo isukat. Sige. Kita mo, kasyang-kasya. Sakto! Kukunin ko na to. Ito nga pala yung bayad, Salamat. Ayan, inilagay ko na sa plastic, ha? Salamat, boss. Salamat din. Sige. Tama si Manong Damir. Malakas pagkakitaan ang pagtitinda ng sari-saring gamit sa bangketa.
Maglalagay ka lang ng konti sa mga nangungolekta. 20 sa umaga, 20 sa gabi. Tapos, pwede na kami magtinda kahit nakakaabala kami sa mga tao. Pansamantala, dito muna ako. Kumikita na ako. Ligtas pa ako sa mga sundalo. Ikaw pala, Edward. Ano po, Nay? Kauwaan ka ng Diyos. Si Sherlina. Ay, ayun. Nagkukulong na naman sa kanyang kwartong kapatid mo. Madalas ganyan siya mula nang makalabas sa ospital. Iyak lang ng iyak. Nagiging desperado na siya sa buhay, anak. Kahit naman siguro sinong maputulan ng isang pa, tiyak maaaborido rin. Lagi siya naghihimutok. Ano na lang daw ang mangyayari sa buhay niya? May inihanda po akong sorpresa para kay Charlene. Ha? Huwag niyo munang sasabihin sa kanya. Ano sorpresa? Ang commanding officer ho namin. May kaibigan ho siyang isang military prosthetist. Ano yung prosthetist? Yun po yung gumagawa ng prosthetic legs. Ah. Sa amin ng mga sundalo, may mga napuputulan ng paa o kaya braso. Kaya may mga commissioned officer na dalubasa sa paggawa ng mga ganun. Sabi ko ng CEO ko, ilalapit niyang kaso ni Charlene. Ipanghihingi raw niya ng tulong. Ay naku, sana nga Edward. Sana nga. Baka sakaling bumalik ang dating sigla sa buhay ng kapatid mo. Maganda na buhay natin dito sa Maynila. Ayoko nang bumalik sa ulo. Ayan ka na naman, Ira. Narinig ko na naman sa iyo ang ganyang salita. Totoo, sinasabi ko. Gusto ko na dito. Alam mong hindi pwede yung iniisip mo. Ay, kasi naman, tumiwalag ka na sa... Ang bibig mo. Sinabi ko naman sa iyo, diba? Magdahan-dahan ka sa pagsasalita mo. Tahimik na buhay natin dito, Abdul. Sa hulong magulo, wala tayo katahimikan. Dito kumikita tayo ng maayos sa pagtitinda. Bakit di natin gayahin si Manong Damir? Maluwag na siya sa buhay, may ipon na. Ira, magkaiba kami ng pinsan ko. Siya gusto lang niya mag-ipon ng pera, magpayaman. Iba ako. Gusto ko mag-ambag ng tulong sa grupo nating mga Muslim. Dahil may... malaking inaasahan akong gantimpala mula kay Allah. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Manong Damir, saan ang punta mo? Ay, dyan sa inyo talaga ang punta ko, Ira. Ah? Ang asawa mo. Ay, maaga siyang umalis ng bahay. Ha? Nagtitinda na siya. May kailangan ka sa asawa ko? Oh, wala naman. Kukumustahin ko lang kayo dito sa kwartong inuupahan ninyo. Ayos lang kami. Ang mga kapitbahay niyo, maayos ba naman? Mababait ba sa inyo? Eh, yung iba mabait. Pero meron din ilan masungit. Parang ibang tingin nila sa mga Muslim. Ay, lagi mong paalalahanan si Abdul. Sabihin mo habaan ang pasinsya.
Pag nakita ng mga Kristiyanong yan na mabuti tayong magkisama, magiging mabuti rin ang pagkikitungo nila sa atin. Lagi ko naman siya sinasabihan, Manong. O eh, sige. Tutuloy na ko. Dumaan lang ako para kumustahin kayo. Sige. Sige po. Magkaibang magkaiba talaga ang ugali sina Manong Damir at Abdul. Ay, kung alam mo lang sana, Manong Damir, kung kilala mo ng lubusan ng pinsan mo, sigurado, kasusuklaman mo siya. Edward, saan ba talaga tayo pupunta? Bakit sinundo mo kami ni inay nitong military jeep? Secret lang muna. Mamaya mo na malalaman pagdating natin sa lugar na sadya natin. Kakainis naman eh. Bakit pa surprise-surpresa pa? Oo nga naman, Edward. Sabihin mo na sa kapatid mo. Malalaman din naman niya. Sige na nga, sabihin ko na. Pupunta tayo sa klinik ng isang prosthetist. Prosthetist? Ano yun? Ang mga prosthetist ang gumagawa ng artificial legs ng mga taong napuputulan ng paa. Tulad mo. At wala tayong babayaran. Totoo, kuya. Magkakaroon na ako ng prosthetic leg. Makakalakad na ulit ako. Oo, anak. Pag nagkaroon ka na ng artificial na paa, kahit paano, makababalik ka sa mga dating ginagawa mo. At kapag sanay ka na sa paggamit ng prosthetic leg, pwede ka nang maghanap ng trabaho kung gusto mo. May tatanggap kaya sa isang tulad ko na baldado? Ano ka ba? Hindi ka na makukonsider na baldado pag meron ka ng prosthetic leg. Dahil malaya ka nang makakakilos at magagawa mo na kung ano ang gusto mong gawin. Salamat, Suki. Ay, mura na itong pantalon na nabili ko sa'yo. Salamat din. O, sige. O, sige, ingat. Maganda na naman ang kinita ko ngayong maghapon. Pag nakaipon na ako ng malaki, babalik na ako sa hulo. Tiyak, naghihintay na sa'kin ang mga kasamahan ko. Ipagpapatuloy na namin ang aming misyon. Hanggang kailan matitigil ang karahasan ng mga teroristang kinabibilangan ni Abdul? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Vilma Borromeo Estillore, Olive Madrideos, Susan Robles, Lionel Benamin, Phil Cruz, Bobby Cruz, Kent Villamor, at si Rosana Villegas sa papel na Ira. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutiap sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan
ang mga susunod bang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Tilamsik ba ng inosenteng dugo ang maghatid sa inyo sa langit? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi kalupitan ang doktrina ng Islam. Pinalaki ako ng nanay ko na maging mabuting tao. Maging mapagmahal sa kapwa, Muslim man o Kristiyano. Anong paniniwala meron ka? Tilamsik ba ng inosenteng dugo ang maghahatid sa inyo sa langit? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Lakip ang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Tilamsik ba ng inosenteng dugo ang maghatid sa inyo sa langit? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Nay, pwede po ba akong maglakad-lakad sa labas? Ay, kaya mo na bang maglakad mag-isa, Sherlyn? Eh, mahigit isang linggo pa lang mula nang magawan ka ng prosthetic leg. Kaya mo na bang manimbang, ha? Kaya ko na po. Wala naman akong tigil sa pagpapractice dito sa loob ng bahay natin. Eh, kung gusto mo, sasamahan kita. Ay, wag na po. Hindi naman ako lalayo. Gusto ko lang ulit maranasan yung dating ginagawa ko. Yung nakakapunta ako mag-isa kahit saan ko gusto. Eh, ako kasi ang kinakabahan. Kung mag-isa ka lang, anak. Kayo na rin ni Kuya Edward ang nagsabi, di ba? Kailangan maging matatag ako. Kailangan maging matapang ako. Tsaka gusto ko magsimba, Nay. May malapit na simbahan dito sa atin. Ay, siya, sige. Ikaw ang bahala. Pero magdala ka ng cellphone, ha? Pag nagka-problema ka, tawagan mo agad ako at pupuntahan kita kung saan ka man naroroon.
Nakalibang pala ako sa paglalakad. Karating na pala ako dito sa bandang Abinida. Medyo pagod na rin ako. Medyo sumakit yung buto ko sa tuhod. Kung saan nakasalpak ang prosthetic leg ko. Ipapahinga muna ako dito sa isang tabi. Bili na mga sister, mga brother! Bili na! Stocking, medyas, girdle! Pagi-pagi, lapit na kayo! Bili na! Kahit walang suot na takiyang tinderong yun sa kanyang intonasyon, alat ang Muslim siya. Miss, lapit ka na dito sa mga tinda ko! Habang nagpapahinga ka, bumili ka lang, pwede mong bilhin! Girdle, para mukhang sexy! Huh? Eh, kung sa hindi ka naman mataba. Maganda ka. Nambola pa ang Muslim na to. Lapit na kayo. Bili na kayo. Sige na. Teka. Bakit parang familiar sa akin ang mukha ng Muslim na ito? Bakit ka? Mura. Parang nakita ko na siya. Saan ko ba siya nakita? Ay, bakit ko ba pagkakaabala? Isipin ko saan ko siya nakita. Baka kamukha lang niya. Hindi na ako masyadong pagod. Sige na nga, tutuloy na ako sa simbahan. At magsisimba muna ako bago umuwi sa bahay namin. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ah, Sherlyn! Naku, salamat naman at umuwi ka na. Kanina pa ako nervyos na nervyos habang hindi ka pa dumarating. Nalibang po ako sa paglalakad sa labas, Nay. Tagal kong hindi nagawa yung ganun eh. Ay, teka lang. Dahan-dahan ang paghakbang ha. Nag-floor wax kasi ako ng sahig natin gamit ang star floor wax. Madulas yan. Bak madulas ka. Maingat po ako. Huwag kayong mag-alala. Aba, mukhang masaya ang anak ko ah. Oo nga po, Nay. Medyo umiika pa ako sa paglalakad. Pero pag ganito nakamaungpans ako, hindi na masyadong halata na puto lang isang binti ko. Sabi nga ng prosthetist na gumawa ng artificial leg mo, malaki pa ang pag-asa mo sa buhay. Ay, siya nga pala anak, maiba ako. Alam mo bang may nagpasabog na naman ng bomba? Ho? Huh? Oo, sa Sambuanga naman ngayon. At sa paunang imbestigasyon, siyam agad ang patay at marami sugatan. Nako, tsaka gagawan na naman ng mga teroristang Muslim yun. Ano ba mga taong yan? Bakit parang hindi sila masaya pag walang gulo? Ay. Bakit mo parang uhaw sila sa dugo? Apat na ang bilang ng mga namatay sa panibagong pagpapasabog ng mga terorista sa isang simbahan sa Katimugang, Mindanao. Inaalam pa ng mga otoridad kung ito ba'y isang kaso ng suicide bombing. Magbabalik po ako para sa karagdagang pag-uulat. Ira, patayin mo na ang TV. Yan lang ang balitang gusto kong mapanood. Parang nangingisla pa yung mga mata mo, Abdul. Siyempre. Utiyak. Mga kasamahan mo ang gumawa ng pagpapasabog, ano? Ang bibig mo, ano ka ba? Nakakagalit na kasi ang ginagawa niyo! Muslim ka, Ira. Dapat matuwa ka. Dahil nakikipaglaban ang mga kalahi natin. Nakikipaglaban? At sinong nilalabanan niyo? Kapwa Pilipino? Kristiyano sila. Muslim tayo. Kristiyano ang nanay ko! Dating Kristiyano. Dahil nakumbinsi siya ng tatay mo na magbalik Islam. Hindi ka lumitan ang doktrina ng Islam! Pinalaki ako ng nanay ko na maging mabuting tao! Maging mapagmahal sa kapwa!
Muslim man o Kristiyano! Anong paniniwala meron ka? Dilamsik ba ng inosenteng dugo ang maghahatid sa inyo sa langit? Tubuhilig ko! Itikom mo yung bibig mo! Pag dumaldal ka pa ng dumaldal, baka ikaw ang puguta ko ng ulo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nay, aalis na po ako. Ah, sige po. Nay na ba siyang? Sige po. Ay, sige Charlene ha. Ay, mag-iingat ka. Opo. Ingat, salamat po. Ingat ka anak ha. Opo, Nay. Ay, saan ba ang punta ni Charlene ha, Loleng? Kukuha raw ho siya ng NBI clearance, Aling Basyang. Mag-a-apply na raw ho siya ng trabaho. Tignan mo nga naman ano ha. Ay, akala ko'y tuluyan ang mawawala ng Silvia ang bunso mo eh. Pero ayan o. Masigla na naman. At parang normal na naman kung maglakad. Nagpapasalamat ho kami sa commanding officer ni Edward. Natulungan si Shirley na may pagpagawa ng prosthetic leg. Oh. At alam niyo ba, sabi ni General, hindi ro tumanggap ng bayad yung gumawa. Eh, naawa siguro sa anak mo. Ay, siya nga pala. Kinakausap mo na ba yung Muslim na si Damir? Ay, nako, hindi ho. Mula nang muntik nang mamatay si Sherlyn sa kamay ng mga kapwa Muslim ni Damir, ay hindi ko na ho siya binabate. Ay, ako rin. Madalas nga eh, iniismiran ko pag nakakasabay kong bumili sa tindahan dyan sa kanto. Basta Muslim, nako, galit ako. Dati, masaya na ako sa kaling ito. Pero ngayon, dapat siguro, maghanap na ako ng malilipatang apartment. Maraming nakisimpatiya sa pamilya ni Alin Loli mula nang maging biktima si Salin ng mga terorista na kapwa ko Muslim. Hindi ba nila naiisip na mismong anak ko namatay sa pagpapasabog na yun? Ba, si Charlie. Totoo nga pala nabalitaan ko. May artificial na paan na raw siya. Magandang hapon, Charlene. Galit ka pa rin ba sa akin? Gusto kong alisin ang galit ko sa inyo, Mang Damir. Gusto kong alisin ang galit sa inyo, mga Muslim. Pero tuwing nakakakita ako ng lalaki na kasuot ng ganyang takiya, naaalala ko ang nangyari sa akin sa bayan nyo. Kahit hindi ko ipaliwanag sa iyo, alam mong wala akong kasalanan. Pero kalahi nyo ho sila. Kahit kasalanan ng kapatid, hindi dapat isisi sa isa pang kapatid. Ang mga Muslim na nagpasabog sa hulo, kapwa ko lang sila Muslim, pero hindi ko sila kilala. Hindi ako dapat madamay sa galit mo. Sa galit ng buong pamilya mo. Diyan ako kayo. Kabilang dumating si Kuya Edward. Napapagalitan ako pag nakita nakikipag-usap ako sa inyo. Sige ho, diyan ako kayo. Hindi ko masisisi ang mga Kristiyano kung ganito ang pagtingin ng marami sa aming mga Muslim. Mga katulad kong Muslim ang sumisira sa pangalan namin. Manong Damir? Ikaw pala, Ira. Nakita ko, inaway ka nung babaeng nakasalubong mo.
Hindi niya ako inaway. Nakita ko na galit siya. Nagtaas ng boses. Anong nangyari? Siya, ang kaibigan ng anak ko. Kaibigan ni Amina? Oo. Oh. Best friend niya. Kasama siya ng anak ko nang magbakasyon sa Hulo. Namatay ang anak ko. Yung babaeng nakita mo, naputulan ng isang paa. Oh, siya pala yun? Pero nakita ko, normal naman siya nakakalakad. Eh, may artificial siyang paa. Huh? Plastic. Anak siya ng kapitbahay ko na dating malapit kong kaibigan. Pero ngayon, galit silang lahat sa akin. At kasalanan yun ng mga kapatid nating Muslim. Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Saan nga ba patungo ang hidwang Muslim at Kristiyano? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Vilma Borromeo Estillore, Olive Madideos, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Bobby Cruz, Kent Villamor, at Rosano Villegas sa papel na Ira. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtang sundan at pakinggan ang mga nalalabi pang may init na kabanata ng kasaysayang ito. Tilamsik ba ng inosenteng dugo ang maghatid sa inyo sa langit? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi kalupitan ang doktrina ng Islam. Pinalaki ako ng nanay ko na maging mabuting tao. Maging mapagmahal sa kapwa, Muslim man o Kristiyano. Anong paniniwala meron ka? Tilamsik ba ng inosenteng dugo ang maghahatid sa inyo sa langit? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan
ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-apat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Tilamsik ba ng inosenteng dugo ang maghatid sa inyo sa langit? Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang bukas. Ang babaeng yung pala, ang kaibigan ng anak ni Manong Damir. Ilang beses ko na siya nakita. Kaya pala, medyo umiika kung maglakad. Artificial leg lang yung paa niya. Kawawa naman. Pero salamat naman. Nagkaroon ng paang plastic. Kahit papano, normal siyang nakakagalaw nang walang saklay. Ira, hindi na ako kumatok. Nakita kong bahagyang nakabukas ang pinto. O Abdul, bakit ang aga mo yata ang umuwi? Hindi maganda ang pakiramdam ko, kaya maaga akong nagligpit ng mga paninda. May niluto ka ba pagkain? Oh, mabuti pala maaga akong bumili ng isda sa Talipapa. Uhali ka na, paghahain kita. Ah, sige. Siya nga pala, ha? Maganda ka. Ha? Malapit na tayong umalis dito. O bakit? Saan tayo pupunta? Kinontak na ako ng grupo. May nag-text sa akin. May bago kaming misyong gagawin. Kakawinis talaga itong mga kapitbahay namin. Oo, kadaming salaula. Eh, dito pa rin nagtatapon ang basura malapit sa kanal. Pag kinalkal ng aso, kakalat yung mga plastik at mabara sa kanal. Kaya pagdating ng tag-ulan, ayun, pare-pareho kaming binabaha. Kakawinis talaga. Magandang hapon. Pwede po magtanong. Hinahanap ko po ang tito ko. Damir po ang pangalan, sakaling ito raw po siya nakatira. Muslim ka ba? Opo. Kilala niyo po ba ang tito ko? Naka! Huwag ka sa akin magtanong. Ayoko nakikipag-usap sa Muslim. Alis ka dyan! Alis! Pasensya na po. Pasensya na. Totoo pala ang sabi sa akin ng ibang kapatid naming Muslim. Dito sa Maynila, sa plado mga Kristiyano, ay heto. Muslim din na makakasalubong ko. May suot na takiya. Sana kilala niya si Tito Damir. Kabir, dapat tinawagan mo ko pagdating mo sa pier para nasundo kita.
sa barko. Nadukot ang cellphone ko, Tito Damir. Hindi ko na nakita. Ay, malas mo. Nadali ka agad ng kawatan. Ano, gusto mo magtrabaho sa akin? Oo, Tito. Mahirap buhay sa ulo. Ayoko na roon. Lagi na lang may gulo. Dito na lang ako sa Maynila. Dito, masipag ka lang, kikita ka. Tama ang desisyon mo. Kilala mo ba si Abdul? Anak ng pinsan ng lolo mo. Eh, maraming Abdul sa kamag-anak natin. Tapos, may usap-usapan pa sa atin. Isa raw kamag-anak natin, kasapi ng mga terorista. Uy, siguro tismis lang yun. Nabalitaan mo naman siguro. Ang anak ko, isa sa mga namatay sa pagpapasabog sa hulo. Wala ako nun sa bayan natin, Tito. Kasalukuyan kaming nasa Batil. Batil? Malaking bangkang pangisda, Tito. Sumama ako sa mga nagmumuro-ami. Oh, kaya pala sunog na sunog ang balat mo. Naninilaw pa dulo ng buhok mo, ha? Dahil sa init ng tubig dagat. Oo nga, ang hirap pala ng pinagdaanan mo. Kaya nga nagpasya ako. Dito na lang ako, magpapatulong ako sa inyo. Tama ang ginawa mo. Hindi pala, dito sa Maynila medyo maalwa ng buhay. Katulad ng Tito Abdul mo. Sige, tuturuan kitang magtinda. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nay, ako na po maglalaba. Ah, kaya mo na ba, Sherlyn? Oo naman po. May pride powder naman at washing machine. Eh, matagal ko kayong hindi natulungan sa mga gawaing bahay. Kaya babawi ako. Ay, siya nga pala. Kumusta ang inaplayan mong trabaho? Eh, sabi, hintayin ko daw po ang tawag nila. Sa interview pa lang, sinabi ko kagad sa kanila na prosthetic ang isang binti ko. Na-curious nga po yung nag-interview sa akin. At parang gulat na gulat siya na survivor ako sa isang terrorist attack. Ay, mahal ka pa rin talaga ng Diyos, anak. Oo nga po. Ay, siya nga pala, Nay. Mamayang hapon, pupunta ako sa Divisoria. Oo, nawiwili ka yata ang mamili sa Divisoria. Eh, doon po murang bilihin eh. Ngayon magkakatrabaho na ako, kailangan marami akong magpapalit-palit na maayos na damit. Ay, kung sa bagay nga, malaki ang kamurahan doon. Yung mga blouse na tigo 800 sa mall, aba, doon makukuha mo ng 300. At isa pa, ay, anak, wala naman sa mahal na damit yun eh. Kahit simpleng damit, nagmumukhang mamahalin pag magaganda ang nagsusuot. Tulad natin. Ganon? Sino yung talaga? Nagbubuhat ng sariling bangko. Oh, pinatatawa lang kita. Natutuwa lang ako dahil nagbalik ka na sa dati. Oh, lapit-lapit kayo, mga suki! Kurtina, punta, unan, at mga gamit pang kusina. Bili na! Mura-mura lang! Lapit lang, lapit! Huwag lang kayo mahiya! Kurtina, punta, unan, oh! Kumusta ang pagtitinda mo? Ayos lang po, Tito Damir. Kanina, mabili. Pero ngayong tanghali, medyo matumal na. Ay, ganyan talaga ang pagtitinda. Minsan malakas, madalas mahina. Pero tiyaga na. Oo nga po. Mas mabuti ito kaysa magmuro-ami. Ay, sige. Pupunta ako sa pwesto ko. Ingat ka dyan. Opo. Snatcher! Kayo na ang snatcher. Tumatakbo papunta dito sa direksyon ko. Ito na siya. Akin na ang bag ng babae! Huwag ka makilam! Baka gusto mo ikaw ang lagyan ko ng kalimus sa tagiliran! Tumigil na siya, kuya! Mag-ingat!
hindi mo ako matatakot! Ah, ganun ha! Tanggapin mo ito! Hoy, may sinaksak! Bago ko ng plan! Tulong! Sinaksak siya! Tulungan niyo siya! Dali natin sa ospital! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Iligtas niyo si Kuya! Dahil sa akin, nasaksak siya ng snatcher! Shelby! Ikaw ang nagdala sa pamangking ko dito sa ospital? Pamangkin niyo ang Muslim at tumulong sa akin, Mang Damir? Oo. Wala pa siyang isang buwan dito sa Maynila. Tinulungan ko para matutong magtinda. Dinala na po siya ng mga nurse operating room. Nakakaawa nga po. Ang daming dugo umaago sa tiyan niya. Mahabaging ala. Tulungan po ninyong pamangkin ko. Huwag niyo po siyang pabayaan. Abdul, o sino na naman ba yung ka-text mo? Di mo na binibitiwan yung cellphone. Ira, pwede ba? Huwag mo kong pakialaman. Ay, alam mo na ba yung nangyari dun sa isang kamag-anak nyo? Yung binatang bagong dating dito sa Maynila. Bakit? Anong nangyari kay Kabir? Nasaksak! Ha? Eh, sinong sumaksak? It's not chair! Kasi hinarang niya yung nanghablot ng bagnong dalaga. Alam mo ba, ang dalagang yun. Yun pala, kasama ni Amina nang mag-iwan ka ng pumba sa tiyangge. Ang bibig mo? Ano ka ba? O bakit? Mahina naman boses ko ah. Wala namang ibang makakarinig. Eh, kumusta na si Kabir? Ay, naoperahan na. Pero inoobserbahan pa. Sana daw, hindi magkaroon ng komplikasyon kasi nga tinamaan yung baga. Pag namatay si Kabir, nasa listahan ko na yan. Dagdag utang yan sa akin ng mga Kristiyano. Nasa kampo ko. Tinawagan ako ni inay. Nabiktima ka raw ng snatcher. Oo nga, Kuya Edward. Yung perang binigay mong pambili ko ng damit, nakuha ng walang hiyang snatcher na yun. Tapos nga, nasaksak pa niya ang pamangkin ni Mang Damir. Ang ibig mo sabihin, Muslim ang tumulong sa'yo? Pamangkin ni Mang Damir? Oo, Kuya. Nagulat nga ako eh. Dumating sa ospital si Mang Damir. Hindi ko alam na Muslim ang lalaking yun na nagtangkang harangin yung snatcher. Nakaramdam din ako ng hiya sa sarili nang malaman kong pamangkin pala ni Damir yung tumulong sa kapatid mo, Edward. Kumusta na ang lagay nung nasaksak? Naoperahan na raw. Pero delikado pa rin daw ang lagay. Inoobserba ng mga doktor kung hindi magkakaroon ng komplikasyon. Sana naman ay makaligtas siya. Makaligtas kaya
si Kabihir? At si Abdul, hindi ba siya mapipigilan sa paggawa ng karahasan? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Vilma Borromeo Estillore, Olive Madrideos, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Bobby Cruz, Kent Villamor, at si Rosana Villegas sa papel na Ira. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaan ang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Tilamsik ba ng inosenteng dugo ang maghahatid sa inyo sa langit? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Hindi kalupitan ang doktrina ng Islam. Pinalaki ako ng nanay ko na maging mabuting tao, maging mapagmahal sa kapwa, Muslim man o Kristiyano. Anong paniniwala meron ka? Tilamsik ba ng inosenteng dugo ang maghahatid sa inyo sa langit? May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang
Tiramsik ba ng inosenteng dugo ang maghatid sa inyo sa langit? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako. Ang bukas. Tito Damir, nahihirapan na ako. Lumaban ka, Kabir. Muslim ka. Matapang ka. Lumaban ka. Gusto kong lumaban. Pero, hirap na po ako. Parang wala akong malangap na hangin. Nahihirapan na akong huminga. Lumaban ka. Lumaban ka. Pag namatay ka, hindi ko alam kung paano magpapaliwanag sa iyong ama. Lumaban ka. Huwag kayong umiyak. Pero sasalubungin ako ni Ala. Kabir! Kabir! Paalam na. Pupunta na ako kay Ala! Kabir! Kabir, gumising ka! Kabir! Edward, kanina ka pa nakadungaw dyan sa bintana. Iniisip mo ba ang asawa mong nasa Hong Kong? Isa na yun sa mga naisip ko, Nay. Pero ang talaga kong mabigat sa loob ko, ay ang kasalukuyang trabaho ka. Namumroblema ka sa pagiging sundalo ba? Pangarap ko ito, bata pa ako. Masarap sa pakiramdam na makapaglingkod sa bayan. Pero habang nagtatagal, kapag napapalaban kami sa Mindanao, itong huli ho, napapaisip na rin ako eh. Oh. Bakit kami nakikipagpatayan sa mga kapwa natin Pilipino? Well, bakit bigla naman pumasok sa isip mo ang ganyan, anak? Nung mamatay ho si Kabir, yung pamangkin ni Mang Damir, biglang-bigla parang binuhusan ng malamig na tubig ang galit ko sa mga Muslim. Nagbuwis ng buhay si Kabir dahil sa pagtulong sa kapatid ko. Ah, madalas ko ring naiisip yan ngayon. Iniisip ko ngayon. Baka mag-resign ako. Iiwan mo na ang pagiging sundalo? Baka mag-apply na lang din ako ng trabaho sa Hong Kong. Iiwan nun ko muna sa bilan ko mga anak namin. Ah, nasa sa'yo yun, anak. Buhay mo yan. Eh, sa totoo lang, ayoko rin naman noon na maging sundalo ka. Tuwing ipinadadala ka sa Mindanao, hindi ko alam kung makababalik ka pa ng buhay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O Abdul, hubalin mo na yung suot mong damit. Isasabay ko yan sa mga labahin ko. Buong maghapon ka sa pagtitinda, punong-puno na ng dumi yan. Mabuti na lang, may pride powder. Kahit puno ng usok at alikabok mga pantalon mo, hindi ako nahihirapan maglaba. Hanggang tanghali lang ako nagtinda ngayon. Ha? Bakit? Anong ginawa mo hanggang hapon? Hinakot ko na sa bodega ni Manong Damir ang lahat ng paninda ko. Nag-imbentaryo kami, nagkwentuhan kami. Bakit nga? Hindi na ako magtitinda. Babalik na tayo sa hulo.
Kailangan na ako doon. May naghihintay na misyon sa akin. May plano na naman kayo. Manggugulo na naman kayo. Ang tagal na nating mag-asawa. Lagi ka pa rin ganyan. Hindi ka pa rin ba nasasanay sa klase ng buhay ko? Mahirap makasanayan ang klase ng buhay. Oo. Oo nga, pareho tayong Muslim. Pero magkaiba tayo. Mapayapa akong tao. Ikaw marahas. Sa paraang ito namin nakakamtan ang mithiin namin. Ayoko ng ganitong buhay. Ayoko. Wala kang magagawa. Asawa kita. Kaya kung saan ako naroon, dapat naroon ka. Kung anong paniniwala ko, yun din ang paniniwala mo. Nakabili na ako ng tiket sa barko. Bukas ng gabi, magbebiyahe na tayo. Hindi! Hindi ako sasama sa'yo! Ano? Magpapaiwan ako! Mag-a-apply akong tindera ni Manong Damir. Hindi pwede! Abdul, makinig ka! Para sa'yo rin ang gagawin ko! Kung sakaling magkagipitan ulit sa hulo, may matatakbuhan kahit dito sa Maynila. Mag-iipon ako ng pera para may magagamit ka pagbalik mo dito. Kung sa bagay, may katwirang ka, iriripan ko na lang ang isang tiket. Sasabihin ko na lang, nagkasakit ang kasama kong pasahero, kaya hindi makakabiyahe. Ira, hindi ka sumama kay Abdul pabalik sa hulo? Manong Damir, ayoko nang bumalik doon. Kunin mo na lang akong tindera sa pwesto mo. Sige, walang problema. At saka... Sige, sabihin mo. Ano gusto mo sabihin pa? May gusto akong ipagtapat sa iyo, Manong. Ano yun? Bakit bigla kang umiyak? Anong sasabihin mo? Manong Damir, matagal ko nang inilihim ito. Pero hindi ko na kaya. Kailangan malaman mo ang totoo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pag nakasakay na ako sa barkong ito, hindi magtatagal at kukontak ako sa grupo para makabuo uli kami ng plano. Hindi ko na babalikan si Ira. Bahala na siya sa buhay niya. Abdul! Sandali! Teka lang! Anong kasalanan ko? Bakit may kasama kang mga pulis? Nagtapat sa akin si Ira. Hayop ka. Kasapi ka pala ng mga terorista at ikaw ang nag-iwan ng bomba sa isang tiyangke sa ulo nung nakaraang taon. Hayop ka. Isa ang anak ko sa mga napatay mo! Bitiwan niyo ko! Bitiwan niyo ko! Hindi ako masama sa magpapahuli sa inyo! Tagal! Damir,
Napanood namin sa TV ang balita. Napatay ng mga pulis ang pinsan mo. Oo nga ho, Mang Damir. Nakikiramay ho kami. Salamat ho, Aling Loli. At sa iyo rin, Edward. Matagal na panahon na hindi ninyo ako kinausap. Lungkot na lungkot ako sa nangyari. Magkakaibigan tayo, tapos biglang hindi na ninyo ko pinapansin. Sana huwag mo kaming sisihin. Muntik nang namatay ang bunsong anak ko dahil sa kagagawa ng mga kasamahan mong Muslim. Ako naman, namatayan ng anak sa pambobombang yun. Sige, inaamin ko mga Muslim ang gumawan. Pero namatay din ang pamangking ko dahil sa pagtulong kay Charlene. Sinaksak siya ng Kristyanong snatcher. Malungkot. Masakit. Pero hindi ako nagalit sa mga kaibigan kong Kristyano. Kasi hindi namang kasalanan ng lahat ang kasalanan ng isa. Oo nga, maraming Muslim na mararahas. Maraming kapatid naming Muslim kasapi ng mga terorista. Pero marami rin sa amin. Ayaw namin ng gulo. Edward, Alin Loling. Tingnan niyo siya. Siya si Ira. Asawa siya ng pinsang kong napatay ng mga pulis kagabi. Ira, halika. Manong Damir, bakit? Ayan sila. Si Aling Loling, saka ang anak niyang si Edward. Sundalo siya. Kapatid niya si Charlene na kaibigan ng aking anak. Iyon po, naputulan ng isang paa sa pagsabog sa ulo. Oo, Ineng. Bunsong anak ko yun. Nakamit na po ng anak ninyo ang hustisya, manang. Kami pong mga Muslim, mapagmahal din kami sa katarungan. Gusto rin po namin ang tahimik na buhay. Yan din ang gusto namin, mga sundalo. Pero maniwala kayo. Hindi namin gusto makipagpatayan sa mga kapatid ninyong Muslim. Alam ko yun. Kaya nga, sinuplong ko ang aking asawa. At anong ibig mo sabihin? Sinong asawa mo? Edward. Si Abdul ang kanyang asawa. Ang pamangking ko. Hindi ko alam na kasapi pala siya ng mga terorista. Nang ipagtapat sa akin ni Ira ang buong pagkatao ng pamangking ko, magkasama kaming nagsuplong sa mga pulis. Kaya natutup si Abdul sa pier bago pa siya makasakay ng barko. Naroon po ako sa di kalayuan. Tinatanaw ko yung gagawing pag-aresto sa asawa ko. Pero nagpilit pong makakawalan si Abdul sa mga pulis. Nagtangka siyang tumakas. At kaya napilitan ng mga pulis na barilin siya. Nang bumulag na ang asawa ko, tumakbo ko papalapit sa kanya. Nayakap ko ang duguan niyang katawan. Masakit yun sa akin. Pero sabi ko, kung ang kamatayan ng masasamang Muslim ang magiging tulay upang magkasundo-sundo
ang mga Moro at Kristiyano. Kaya kong ulitin ang ginawa kong pagsusuplong sa kanya. Nakikiramay kami sa iyo, Ira. Salamat po, Aling Luling. Ito po ang tandaan niyo. Kami pong mga Muslim. Katahimikan din po ang hanap namin. Ayaw din po namin ng karahasan. Isa pong patunay ang aking ginawa. Kahit ang kahulugan noon, pagtataksil sa tiwala ng aking asawa. Hinahangaan kong ginawa mo, Ira. Kung may iba pang Muslim na kaya rin gawin ang ginawa ko sa kapwa ko Muslim, siguro mas mababawasan ang gulo. Siguro higit na magkakaroon ng magandang samahan ang mga Muslim at Kristiyano upang sama-sama tayong magkatanaw sa isang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming tinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang Tinamsik ba ng inosenteng dugo ang maghatid sa inyo sa langit? Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap ay sina Vilma Borromeo Estillore, Olive Madrideos, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Bobby Cruz, Kent Villamor, at si Rosana Villegas sa papel na Ira. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta. At sa direksyon ni Alan Ortega. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod. Muli po namin kayong hahadlang ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. DZRH, member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.